I'm aware. Kahit sa loob ng cage, alam kong nangyayari. Pero, nung linagay ako sa stretcher, pati yung kamay ko na naka-strap. Nasalis sa na-strap. Kung hindi sana na-strap, paglabas ko sa circle, sabi ko magta-thumbs up ako sa mga tao. Pero hindi ako maka-thumbs up kasi na-strap. Tapos, kinumutal pa ako ng puti. Iba na yung mga isip ng iba na yung mga iniisip ng tao. So, nakita ko din yung video ni Ramon niya. Ramon Gonzalez. Para akong na-declare. Para akong na-declare. Kinumutan ako ng puti. Natatawa ako. So, sa ambulance, gusto ko nang mag-cellphone pero wala yung cellphone ko. Tsaka bawal pa ako gumalaw. Kasi masakit talaga yung sa... Ito yung spine ko eh. This is yung left side. Ito yung spine ko. Masakit dito yung muscle sa tabi ng spine. Sa tabi ng spine. Okay. Now yun, Josh, nung nasa ambulansya ka na, were you aware na the result? Kasi alam naman natin, well, of course, alam mo naman nangyari before dati kay Kevin, nung na-disqualify si Kevin. He lost the title by disqualification in Japan. He relinquished the title to Bibiano Fernandez. Pero the same, of course, same yung decision, pero iba yung circumstance. Alam mo na bang ikaw yung strawweight champion? Papunta sa ospital na parang, that's the circumstance, disqualification naging resulta, ikaw yung champion. Aware ka ba nun? Going to the hospital na parang, kahit pa paano, sabihin natin the consolation, panalo ka doon sa laban. Hindi. Hindi. Pero, kausap ko doon si Kuya Edward, siyempre. I think hindi kasi yun yung focus ni Kuya Edward eh. Kasi yung focus niya is kung ano nang nangyari, kung may damage ba yung spine ko. So, nung nasa ospital na lang, nung medyo okay ng lahat, doon na sinabi yung lahat. Doon na sinabi yung kung ano yung nangyari. So, kalagay ito lahat sa parang, alam ba? Ano ano? Tsaka yung linagay na neck brace pang malaking tao, so parang ang sakit. Sakit talaga. So, wala. Pero syempre, yun talaga yung iniisip ko dito. Yung grace ni God. Kasi, I think, yung victory na nai-envision ko, it's, I think, sa rematch. I think the trilogy. Trilogy. Ngayon, bago natin pag-usapan yung trilogy or yung rubber match between you and Jared Brooks, the question is, do you, itong question ng majority ng Filipino fighters, do you feel like a champion despite the, sabihin natin, the controversial outcome of the rematch last Friday, March 1st? Kasi, alam naman din natin yung nangyari kay Kevin and Bibiano Fernandez sa third fight in Japan. Sabihin natin 5 years ago if I'm not mistaken, plus yung isa pang prime example, yung Aljamain Sterling versus Pyorian for the UFC bantamweight title. Maraming circumstances, pero kasi the only difference, they could just use the argument na sinasabi nila, etong si Bibiano was just acting, eto din si Aljamain Sterling same ano lang din, pero ikaw talaga was in a different situation, talaga precarious position yung nangyari sa'yo last Friday. Ang tanong ng lahat, do you feel like a champion? Do you think you deserve the victory? A lot of fans of yours na they're defending you na parang rules are rules. Pero in your opinion now that you're holding 26 pounds of gold and basically you're back at the upper echelon of the strawweight division. Once again, the king. How do you feel? For me, para sa akin kasi, it's a mission accomplished as a Christian athlete. Yung sabi ko kanina, the main goal is people will see the glory of God and that yun yung nakita ng mga tao. Yun yung nakita ng mga tao sa laban na yun. And even Jared Brooks. Alam ko na
there's a lot of lessons na natutunan niya. And nung kumakain at kami doon, sabi niya, maybe God humbled me, something like that yung sinabi niya. So, I think natutuwa ako sa mga ganong sitwasyon. They will know Jesus through me in this platform. So, I think that's the main goal for me. And getting this belt is just a, you know, consolation. So, I'm not just an athlete. I'm a Christian athlete that is telling you na sinasabi ko na seryoso yun. Jesus put me in this platform to para makita nyo kung sino siya at makilala niyo siya. And I think God will use me more in this platform. So, that's a true victory for me. That's the true victory para sa akin. And yung mga sinasabi nila na parang hindi sweet victory. Well, for me, as an athlete din na nag-training for how many years, how many months, even my team knows it, the hard work that I put in, it's worth it. It's worth it. Then kung yung mga taong nakakakita na parang hindi worth, then just wait. Just wait. Makikip. Okay. Two questions, Joshua. So, right now, yung satisfaction of this victory, whatever, kung paano man mo siya nakuha, yung satisfaction mo na yan, nakukuha mo with all the lessons that happened and also with the perspective na kung ano man ang perspective na nagbunga mula sa insidente na yan. Tama ba? Tama. Ngayon, Joshua, can you honestly say, can you, with the whole heart, kaya mong masabi ngayon that you're now, once again, the king of the strawweight division? I can say that. That once again, I am now the king of the strawweight division. Kasi everything happens for a reason. Hindi naman ito aksidente. So, ito yung may purpose si God kung bakit nangyari ito. And I'll just trust Him. I'll just trust Him. And even in this journey, kasi alam ko, meron pa eh. Meron, this is the mountain top. Bababa pa ako. Meron pang another mountain. So, I'll just trust Him in this journey. Yes. Ngayon, Joshua, biggest question ngayon is lahat yung about yung spiking. And it's a big no-no sa pagdating sa One Championship. Consistent ang One Championship pagdating dyan. Isang magandang example dyan is yung naglaban for the very first time si Edward Kelly, who is your teammate, plus Christian Lee. Napaka consistent ang One Championship when it comes to spiking. Ngayon, nagiging up for debate siya dahil, alam mo yon, ginagamit na example yung sa Unified MMA rules. Kasi kung babalikan natin, spiking in Unified MMA rules ay bawal. But at the same time, meron siyang loophole. Especially dun, kunyari sa situation mo, na you're parang sinabi na you fished for a Kimura lock. Pag once na nakumuha na ng takedown yun, na naka-apply yung submission, matik yun, regardless of how the athlete brings his or opponent down, matik agad yun. Yun ay sa interpretation ng Unified MMA rules. But the question here is, do you agree with One Championship's rule set na talagang it's a no-no? Yeah. Ikaw yung nasa situation na yun, it was a precarious situation, ha? Linawin natin yun. Talagang nakakatakot siya. Do you agree na parang dapat lang wala ang spiking o wala talaga yung ganong klaseng suplex sa mixed martial arts? Now, which is ginawa na ng ONE ever since they established the global MMA rule set? Yes, of course, syempre, I agree naman kasi yun nga, sabi nga, yun na, ONE Championship prioritize the safety of the athletes. So, yun, I agree with that. Kasi, dangerous naman talaga. Pero ito ang masasabi ko. Hindi ko naman sinasabing magkakamali ni Jared Brooks. Ganun. Kasi, yun nga, anything happens sa loob ng circle. Kasi laban yan. Laban yan. So, I have nothing against Jared Brooks.
ganun lang siguro sa talaga. Naging muscle memory din niya sa kanya kasi isa siya. Eh ito guys, comment reaction tayo dito sa one-on-one interview kay Joshua Pasio at naikwento niya ang nangyari doon sa loob ng ring. Comment reaction tayo dito. And one-on-one interview ito sa The MMA Superfan. Ayun guys, panoorin natin itong susunod na video. Wrestlers, so it happens. How about Manjosh yung pagdating na titles changing hands by disqualification? Alam naman natin, nangyari na to in several occasions in mixed martial arts. Pero do you agree that titles should change hands by disqualification? Ano kuya? Do you agree na pag nanalo ka ng disqualification in a world title fight, kailangan magpalit ng champion? Do you agree with that notion? Kasi parang iba, surprised eh. Pero hindi, if you're going to look back in history, but nangyari na to. Nangyari na between Kevin and Bibiano Fernandez in 2019. Nangyari na rin ito. Nangyari na ito kay Aljamain Sterling and Peorian. Do you think, ikaw, as nandun ka rin sa situation yan, do you agree na dapat to change hands? O sabihin natin to change champions kung sakaling magresulta sa isang disqualification ng isang laban? Baka sa akin, yes, of course. Kasi rules is rules din. And, syempre, kung naman ang ginawang rules noon is hindi mag-change hands, then, yan ang rules. Pero yeah, kung yun yung nagawang rules noon hanggang ngayon, I think, kailangan sundin. And, at the same time, para din sa amin, if no contest yun, the rules is wala kaming makukuha. Pero, pag DQ, at least, naman, syempre, meron din, kahit konti. No? Kasi, naghirap din yung athlete na DQ for his preparation. At least, merong babalik. Josh, medyo hard-hitting itong susunod kong tanong. Meron nakapagsabi sa akin na parang may isang critic kayo na in the same province na ang sabi, hindi kayo magkaka-belt. Yan ang sabi ng critic na yon. Ngayon, nahawak mo yung belt na yan. Gaano ka-importante yung belt na yan para sa Lions Nation MMA? Well, I think ito, nakapag-belt yun. By God's grace, ito yung plano niya. So, walang makakapigil kasi kung it's God's time, no one can stop it. Kung hindi pa plano, kung hindi pa time ni God, then you can force it. So, I think it's God's time. Kahit na anong sabihin, the belt is here. The belt is here in Lions Nation MMA. The belt is here in Cordillera. The belt is here in the Philippines. Josh, kamusta ang reaction ng mga teammates mo from the veterans and siguro pababa hanggang doon sa mga young Cubs, igan sa mga Cubs? Kamusta yung nakita nila yung belt? At tingin mo, gaano sila ka-inspire? Kasi this is, sabihin natin, kahit matagal na kayong magkakasama, nila Edward, ni Kevin, ni Honorio, nila Jeremy, nila Danny, at may isa pang, hindi pa natin, pwede natin sabihin kung sino. Gaano ka-importante to? Kasi magkakasama kayo, pero as an independent unit, ngayon lang kayo nag-prepare for a world title. And your first try nyo, kahit papaano, nakakuha kayo ng world title. And this is not an easy fight, rematch pa. How important? Kamusta yung moral ngayon ng Lions Nation MMA dahil yung sinasabi ng mga kritiko nyo na imposible, ginawa nyo yung posible? First of all, I'm happy to see them, the smile on their faces. Yung motivated sila. I think kanina, sa training lang, they're more motivated. And of course, I believe na mas lumaki pa yung faith nila kay God. And I think they are more, yung nabuhayan sila na siyempre, ay, may world champion na tayo.
Lalo na yung mga kasama ko sa One Championship, sana bumalik na sa Pinas yung event ng One Championship. Yun yung inaantay nila. And of course, yung mga Cubs, syempre, they can't wait. Basta laban lang ng laban. Ganun. So, they're so much happy. Josh, ngayon na nakapag-breakfast kayo ni Jared Brooks, napag-usapan niyo yung susunod na chapter sa mga careers niyo. Ano ba ang immediate ngayon na pag-usapan niyo, or was it more na parang mending fences lang, na parang bearing the hatchet, parang walang personal, let's just enjoy the occasion? Ano ba, paano yung naging nangyari, ano yung naging usapan, nagkaroon ba ng promise na parang okay, papahinga lang ako, balikan natin tong rival din natin? Kumbaga, ito yung lumaki yung respeto ko talaga kay Jared Brooks. We don't talk about trilogies. Talagang linapitan niya ako, niyakap na ako na umiyak siya, na I'm just glad you're okay. We didn't talk about we will settle things up. Hindi. Nag-usap kami, mga lessons na natutunan niya, mga